So we are now back. Hintayin lang natin si Kayzilin. Alnea dito. Game na ba? Pwede? Dito na ako. Pero di pa yata live yung... naririnig kita. Di pa ata tayo live. Nanonood ako sa ano eh. Sa... Kuya Nick okay. Pala pa. Okay. Ended na. Eto na. Ito yung bago. Game na yata. Game na? Nakawal din ang net eh. Medusa Storm. Late game na naman ang gusto ng... Sana ba? Looking for me? Body carry? Offline yung... ano? BS? Oo. Denied! Ako to. Sabihin nyo pag live na. Live na ba? Hindi ko pa alam eh. Ay, sige. Record. Ano? Recorded daw to, Kuya Diesel. Tuloy natin. Sige, game. Go, let's go. So, game number 3 tayo. Nagkaroon lang ng difficulty pero we are now back. Wala pa naman tayong namimintis na kill dito. TNC Predator lineup, Mirana, Snapfire, Bloodseeker, etong OD and Beastmaster. Kaya OD sila, Casey. Pakilala mo naman ang T1 dito. Yan, syempre sa T1 dito. For the side of T1, we have Cuckoo again on Team Verso, Carl on Storm. Sino gagamit nitong ano? Sino gagamit nung Storm? Nung Lion. Si Sepper na ba? And White Moon on Enchantress and 23 Savage on Medusa. So, they wanted the late game. Ulit! Ano naman yung kadalasan nakikita natin sa T1 dito. Late game potential, no? Medusa Storm sila eh, no? So, tignan natin kung kaya ng TNC tapusin to bago mag-online yung Medusa and of course the Storm Spirit. Pero maganda naman yung mga kit nila. They do have a Beastmaster pa rin sa kanilang mid. Bloodseeker, Rapture for the Timber. Meron silang setup ng lubog na arrow from OD and Mirana. So, tignan natin kung paano ang diskarte para dito sa side ng TNC Predator. Yappy, that's right, Kuya D. Pero may sagot sila sa Team Verso, may sagot din sila sa Medusa, which is manggagaling nga dito kay Gabi. So, again, yung hero na naman dito ng TNC, parang wala na naman sila agility na carry. So, tanong, mayayari pa ulit sila dito into late game? Kasi late game, talaga papabura ko dito for 31. Walang duda. Diba? Ito na ba, Casey, yung unang talo ng TNC Predator dito sa DPC Upper Division? Oo, yan ang tanong dyan. T1 ba yung magbibigay ng unang talo for TNC? Pero Medusa medyo nahihirapan siya in terms of the harassment na kaya bigay dito ni Pok and ni Teams. As well dito. But, manageable pa rin naman kasi nakakapag-farm pa rin naman siya ng maayos. Although, namumulahan siya. But it's fine. Ganda ng CS ng Storm ni Carl dito, ha? Kahit hindi na siya nag-rotate sa jungle niya. Medyo maganda yung CS niya. And of course, pwedeng-pwede siya mag-rotate sa jungle. Pero kailangan din natin bantayin yung stack dito para sa Medusa, Casey. Yes, for sure, yung side ng T1 dito, sobrang dami na naman nalang stack na pwedeng provide dito for the side of T1 because they have the Storm, they also have the Medusa na kayang-kayang kumuha ng maraming stacks. So, for TNC, they need to maybe
address that kind of scenario para sa side ng T1 para hindi nag para hindi tipo makabawi if ever man. Pero actually hindi ko nga masasabi makabawi kasi maganda yung last hit si Carl. Maganda yung lane yung last swell ng Medusa. Diba? Hindi ko masasabi na bawi. Gusto nilang set up antong Timber ng lubog pero walang angle for the arrow. Flying it naman. So this should be a dead Timber. So kung mapapatay nila pero reactive armor too strong. Level 3 reactive armor. Makakatakas ba hindi? First blood will go in the way of TNC Predator Gabi securing that first blood. Ah, that's right. Kuya D. So, nice opening kill from TNC. And again, that first blood is brought to you by PhoenixBet. Guys, if ever you want to create an account and bet, kaya sa sign of PhoenixBet.com and use our code, of course, the PONWXC. And kung may questions kayo regarding PhoenixBet, lahat, how to cash in, how to cash out, message lang po kayo sa Kuya Nick page. And kung gusto mong bumili ng vouchers, punta na po kayo sa group na or page na Lupon WXC Voucher Seller. Bet responsive, so, di ba, ito na tayo, Sarah? Guys, so. Pero back to the ball game tayo dito, Casey. 1-0, yep. Less than 1,000 gold lead. Storm Spirit ni Carl sitting at level 6. So is the Beastmaster. Sino sa tingin mo ang mas may magiging impact sa early laning stage na laning page natin? Pero ang ganda nung ang ginawa ng TNC para sa laning, no? Binate nila yung Timbers of Peak para piliin. Sabay nag-OD sila. Which is, yep, isa sa mga hero na kayang tumapat sa Timber. Given na may lubog siya and syempre may magic damage siya na orb. Yep. Kaya medyo si Kuko dito, ayan, yung setup pa, kayang-kaya talagang patayin si Kuko dito. Kasi they know na isa sa naging problema kanila ng game number 2 would be yung Timberso. Ba, nawala ng impact yung BB doon because of Timberso. So ngayon, they have to address that problem. And I feel like for TNC, nagagawa nila ng paraan to. Pero 2K gold lead agad, KC, kalamangan ng TNC. Kuku, dalawang kamatayan agad doon sa kanyang Timbers dito. And mukhang simula pa lang, alam na natin na magiging malayo yung performance ni Kuku doon sa performance niya nung game number 2. Hindi naman niya kasalanan yan. Ang naging problema niya rito is yung katapat niyang hero, which is yung Outworld Devourer. Yeah. Outworld Destroyer. Tsaka magandang start to for the OD kasi hindi lang naman si ito. Speaking of, si OD maganda yung start, so they need to make a move and somehow punish the OD kasi OD pa rin naman to at the end of the day pag nag-late game, Medusa pa rin yung papabura ng late game. Kaso, nakita mo si sila kay Bumi, yun lang. Saka kasama ang palad. Sayang yung smoke doon ng T1, kuya D. Wala sila na uwang kill and si 23 Savage, ha, nararamdaman natin pinapahirapan na nila kasi alam mo Beastmaster unlock tendency niyan mag-i-invade ng jungle yan and the force out nila sa top lane etong si 23 Savage kaya nilang i-replicate ng TNC yung ginawa nila doon sa carry ni 23 Savage yung game number 1. Maybe it depends sa situation kung kayang mapunish dito. Pero 3-0 na dito yung TNC Kuya D. And ito na naman yung setup na kung hindi makapag-araw si Bumi kasi may creeps. Ito ang problema. Tagal sana nung lockdown, no? Meme hammer into the pahabak arrow. Pahabak yung dalawang creeps yan eh. Pero kita mo naman Kuya D. Efficiency coming from Bok. Hindi rin. Since wala nang katapat si Bok dito, so easily na to sa isang Bloodseeker. Since si Medusa ay nagpo-farm na agad sa jungle, getting the stacks, and mabilis din siya makapag-farm sa... Pero parang nakakagulat ang aga, sobrang nag-transition ni 23 Savage, ano. Sakit, tulog talaga. TNC, 4th kill na para sa kanila rito. Pero Carl, going for a kill, may makukuha ba siya rito? Op, hinatak, minaikro, tatalo naman ni Carl. Here comes Carl Santino will be able to get the first kill para sa kanyang kupunan dito. Si Bumi ang mapapatay nila. And at least in the board ang T1 dito sa game number 3 natin. 4-1 ang start ng ating lane dito. Yapi Kuya D, teka lang. Mag-share lang tayo ng another live stream. Guys, re-share na po kayo ng live stream natin. Maraming salamat po dahil nag-relive tayo. Ayun. Oh guys, please do share ang ating stream.
enjoy natin itong ating game number 3 between TNC and T1. So far, so good para sa TNC Predator dito. Pero T1, they do have the Medusa for the late game if ever they can prolong this game. And tignan natin. Pero syempre, Beastmaster and the Bloodseeker always looking for a potential play dito. 23 Savage, mahuhuli. Roar available. Pero here comes the Mana Shield gagamitin. Pero Storm Spirit and Company nandito. Rapture gagamitin. Makakatalo ng Storm Spirit dyan, pero hindi siya pwedeng maglakad. And that's the disengage. Mirana ang mapipitas. 4-2 ang ating scoreline. TNC Predator preventing yung pagkamatay ng kanilang Medusa. And just like that, medyo keeping the game close. Number 2 sa network, etong si 23 Savage. Yappy. Yan. Teka, sabihin ko nawalan po ng med, guys. Kasalanan ng TP. Yan to. 4-2 yung score natin dito, teams. Bubuin niya dito. Going for the Arcanine. Maybe going for the Griefs afterwards. Pero ang ganda nung ward doon. Pero, Karn? Napipitas din dito yung Bloodseeker ni Bokerino Masterino. And Whitemon will be able to secure a kill for their team. Ito na ang simula ng Storm Spirit. Maganda. Itong simula ni Karl dito. Pero Moonlight Shadow ginamit. Pag-gawa pa sila ng play dito, pwede nila patayin itong Lion. Uy, ginamitan ni Gabi arrow to follow. Connection. And this should be a kill going in their way. Hindi tumama yata. Nauna. Meteor Hammer, di tumama. Hindi, binago na. Nirescale kasi yung ano eh. Yung oras nun. So, nung dating na-spam pa yung OD na mid. Diba, nirescale siya. Pero tumama naman yung arrow do. Okay lang. Saka that's just a support. Kuku, nabigyan na naman siya ng time dito makabawi on the bottom lane. Pero si Sefer, on the other hand, nasa bottom lane din, getting that tower. And I think for TNC, will they defend this tier 1 tower? I think not. And si Sefer lang yung bumasag dito, ah. For TNC, oo, mag-isa lang siya. Ang trabaho ni Sefer ang tier 1 tower. Storm ni Carl, scroll na lang ang kulang niya rito, Orchid. Sino tingin mo yung magandang target ni Carl dito with the Orchid of Malevolence first item niya? Ano? Siguro si Mirana? Bloodseeker, Mirana, Snapfire. Even the OD si kaya niya eh. Even the OD kaya niya isolate eh. Kahit yung Beastmaster nga eh. Lahat pwedeng ideal target for the Storm Spirit. Pero OD trying to push. Ano nga yung binubuo ni Gabi na item? Uggs? Ah, ganun. Scepter ata. Dami nilang pan-setup sa Astral Imprisonment. There's the Roar. There's the Arrow. There's the Bloodseeker. There's the Rapture. There's the Bloodrite. Ang dami. Ang dami nilang ano. Ang dami nilang pang-combo sa Astral Imprisonment. So, okay lang. Pero kailangan break pa rin nilang yung Enchantress na Solar Crest, ha? Oh, actually, bilis nga lang eh. Kailangan pa rin nila mag-worry sa late game potential dito na Medusa at hindi nila pinupuntahan lagi. Diba? Yung Medusa. And so, 1K lang yung kalamangan nila. Diba? 1K lang kalamangan nyo. Up versus the OD. Wala kayong for kagaya ng game number 2, wala kayong traditional carry na pwedeng sumabay sa OD kung sunto ay sa Medusa if ever umabot tayo sa late game dito. Diba? Yappy. How can you address the Medusa with a lot of items? Sinong pupunta, sinong makakaubos ng mana? Siguro si OD nga. Pero si OD lang yun eh. Pag natalo na ni Storm Spirit sa backline siya, not unless magka-hex ng maaga din si OD. Siguro yun. Ang bubuin ng Medusa going for SY din yung kanyang bagong build, which is yung Aghanim Scepter. Gusto mo ba to, Casey? Aghanim Scepter Medusa. Of course, alam natin, yan yung parang may stun pag tinamaan ka ng Mystic Snake, di ba? Yappy. Aghanim, no? Nakita na natin yan before, eh. For a second item, Aghanim Scepter at sobrang effective talaga. So, makita din yun. Kasi nga, yun nga yung Mystic Snake dito, tas may talent pa yan, di ba? So, pwede mag... TNC Predator, looking for a play dito sa bottom lane, pero Medusa already tipping out dito and pupunta siya sa ibang lane. TNC Predator hindi magtatagumpay sa balak nila, pero as I say that, sa 15 minutes, tabuo na ng Beastmaster yung kanyang Aghanim Scepter dito, Casey. Aga din lang. Actually, ito na naman yung Kalbaryo. Pag si Armel yung hawak niya itong Beastmaster.
I love this part. Radiant's middle tower is under attack. Pero parang iniisip ko paano nila huhulihin dito. Siguro pag nauna nga naman si Armin, si Storm Spirit. Pero uy, may na-rapture si Kuko. Rapture ginamit sa Timber. Oop, delikado rito. Tignan natin, Blood Rite connecting. Pero TP, no way to cancel, nilubog nila. Pero here comes the reaction para sa side ng T1 dito. And wala, di nila mapapatay si Kuko rito. Ang kunat, Carl Santino nandito pero walang mana si Carl. Meron siyang Orchid completed. Oop, Atos, wala namang mangyayari. So maaga maging ito, nasa TNC pa rin actually yung pressure na kailangan nilang mag-pressure early kasi yung Medusa ay iwas at iwas lang naman yan. So for TNC, they need to force the issue here. They need to get at least objectives, especially the mid, para makaikot sila na maayos sa mapa. Pero for T1, this is a 5-man dodge. Maganda yung ginagawa ng T1 dito, Casey, na umiiwas, no? Yung Medusa nila, number 1 na sa network yan. Storm, meron siyang Orchid. Di pa nga natin nakikita yung ano ng Storm dito, eh. Yung pagiging aggressive niya. Hindi rin pwedeng mag-play around yung TNC na medyo malalayo sa isa't isa dahil pwede, lalo yung mga support, pwede kang ma-isolate ng Storm Spirit and free kill yan para kay Carl if ever, di ba? Pwede, but still for Gabi, he's getting that Aghanim Scepter. Ang tanong parang, for TNC, kailangan nila lang gumawa ng paraan dito. This is already 16 minutes into the game. And pag Medusa nakapag-farm siya, and actually nasa top of the network na nga yung Medusa natin ngayon. So kung nakapag-farm si Medusa dito, hindi nila kayang pigilan talaga to, not unless maunahan siya ng OD. Eh pag nag-BGB, imagine pag nag-BGB siya, paano na? Tignan natin, here comes a Bloodseeker. Atos gagamitin Bloodrite, Rapture, Moonlight, Shadow. Mapapatay ba nila si Kuku? Here comes the OD nilubog. Swanity Eclipse po connecta. Medusa nag-TP, pero here comes the Roar. Mortimer Kisses on the backside. Walang dinamaan, Storm Spirit jumping in, jumping out. Wala nang follow up kill para sa side ng TNC. Makakapag-back dito ang T1, pero mapipitas nila si Kuku. Magandang kill para sa kanila. Ang kailangan lang naman nila dito lagi, at least get at least one hero for T1 para makabasag. Kasi medyo kung iisipin mo dito, kailangan talaga less than 30 minutes mabasag nila even the tier 2. Pero okay, ano yun? Nag-gaze. Ginamit stone gaze para di makombo si Carl. Okay, so walang stone gaze for the next team fight dito. Trying to invade the jungle ang T1 dito, Casey, forcing a fight knowing na walang stone gaze dito. Kaya completed para sa Storm, pero number 4 lang sa network itong Storm Spirit. Yabby. De, kasi kay Medusa nila talaga binibigay lahat ng farm dito. And they need to do that. Diba? If ever gusto nilang magkaroon ng effective na Medusa game dito, kailangan hindi hatian ni Carl sa farm. Pero mapipitas dito yung Mirana, okay? So, keeping the game close, less than 1,000 gold lead. Killing spree pala kay Carl. 6-4 ang ating scoreline. 18 minutes in. Ano tingin mo ang... sinong tingin mo, Casey, ang mas kailangan maging aggressive dito sa game number 3 natin? For sure, TNC dapat. TNC dapat eh. Kasi they have the Beastmaster, they have the OD, na yung potential na pag... na kill ng TNC sobrang taas. Ang problema, ang galing ng T1 umiwas sa ang galing ni 23 sabi sa umiwas sa ano eh. Pero eto si Kuko naman ang naging target nila rito. Rapture ginamit, TP, makakatakas dito. Wow, and Kuko surviving and another wasted effort para dito sa side ng TNC Predator. T1, the rest of their squad nagpa-farm lang dito and tamang chill bill lang. Gusto ko tong mga to, kahit di nakakakuha ng kill, medyo nakakailag yung T1 dito, ha? Yappy, that's right, Kuya D. So, para sa akin, ang tumatakbo na laro dito talaga is for T1. They just have to stretch the game. Kasi Storm naman to, level 25, so parang lakas ng Storm. Medusa as well, kumuha ka lang ng dalawang item, maybe SY and Skadi. Mm-hmm. Eh, pwede ka na talagang tumayo sa MLS ginamit pero alam MLS ginamit pero alam ng T1 na naka-MLS sila dito. So, tamang baklang ang T1 dito. Just make sure na merong enough space para kay 23 Savage na makapag-farm. And late game talaga sila mag-engage fully rito. Pero at the same time, kailangan din nilang siguraduhin nakakahabol
yung ibang core nila in terms of farm dahil kailangan ni 23 Savage ang katulong dito eh, di ba? Si Storm Spirit siguro talaga yung magiging katulong na dito, pero Tomo for TNC, what are they planning to do? Hindi naman sila pwedeng mag... Dapat na mag-Roshan? Actually, kaya naman nila nag-Roshan pala, pero kailangan si Pok. Pero alam ata to ng TNC. I mean, alam ng T1 to at any time. Di ba? Pwede sila makapalag. Hindi nila kaya mag-Roshan dito kung nakapantay yung T1 eh. May medo rin eh. Pero may Beastmaster kasi sila, so mabilis lang yan para sa kanila i-pepper, di ba? Kailangan muna nila ma-outnumber dito yung T1 bago sila mag-commit sa Roshan kasi may Gaze. Meron Timber, so may Chakram. Meron silang Storm Spirit to jump in inside the Rosh Pit. Parang hindi nila kaya talaga. And ito yung plano nila. They just want to get some pick-offs and then afterwards pwede sila mag-Roshan or maybe take the Tier 1 tower dito sa baba. Pero tignan natin kay si Lin. Yul Scepter kay Kuku, maganda kahit yung yan. Para may pang... kahit pa paano, may pang-delay siya ng damage. Pang save sa sarili niya, i-pepper. Meron din siya pang-chase. Pero kita mo yung nangyayari, Casey, ha? Despite the kill lead na sa side ng TNC, sobrang even ng ano natin. Halos pingin, nandito sa T1 ngayon yung gold lead natin. So, meaning, mas nakaka-farm efficiently itong Medusa. 2K ahead na siya over the Beastmaster or the OD at this point. So, maganda yung ginagawa ng T1 dahil yung medo nila talagang pinaprime nila na makipaglaban sa mid-game, late-game. Yan. That's right, Kuya D. On point naman yung sinasabi mo dito, pero still, nagpa-farm yung TNC, nagpa-farm din yung T1, ceasefire lang sila parehas. Pero kung ganito yung pacing, Kuya D, I would give the game to T1. Medusa na malapit na. Ito magiging next na problema. Actually, buo na yung Aghanim Stir rito. Hugs na, I'm going for Skadi. Ito na yung makati pagdating sa teamfight. Etong Medusa na to, na hindi kayo pwede basta-basta magkumpul-kumpul pag tinamaan kayo ng Mystic Snake, may paglalagyan kayo dito. True. And, did they really want the Roshan? Parang, hindi nila kaya yan ng kontes eh. I mean, hindi nila kayang ituloy-tuloy yan dahil T1 dito, they are ready to fight. They are ready to give they're all dito sa ating team fight dahil aganim sa si 23 Savage, pwedeng-pwede siya sumama. Yung binuo dito ni 23 Savage, panggera din sa umpisa, di ba? SY, pero Dragon Lance. Pero ito ko, Casey, mukhang magkakabakbakan tayo dito. Smoke on smoke action, naka-moonlight shadow pa ang side ng TNC Predator dito, pero mukhang magkakapalit sila ng side. Etong magkabila ang team TNC Predator, scouting etong opposite side ng mapa, trying to look for T1, pero T1 doing the same. Here comes the Storm Spirit, jumping in, jumping out, nakabibreak bang smoke, walang mabibreak ka smoke, pero T1 ang nasa posisyon to engage towards this Roshan, though may way etong side ng TNC to actually, check the Rosh Pit using yung kanila map hook. Truly, Kuya D, pero mukhang tatagal tayo sa Roshan dito, ah. Hindi kasi pwedeng ipigay ng TNC to kasi sila na malulugi dito for sure. So, kailangan pa rin nila i-contest. Pero actually, pwede mag-Roshan dito yung T1 eh. Kaso si Medusa lang pala yung... Okay lang to for T1. As long as nagkukumpulan na lagi yung TNC, good stuff to sa kanila. Meanwhile, yung mga core dito ng T1 eh, nakakapag-farm. Ceasefire lang sila parehas. Pero T1, 24 minutes in KC. Nasa kanila ang gold lead dito. Sanghe and Kaya completed kay Carl. Going for next item siya, Lincoln Spear, to protect yung sarili niya, of course, from the roar and from the initiation na meron yung Outworld Destroyer. Rapture as well. So, value item yung Lincoln Spear na yan. Pag nabuo yan ni Carl, this will allow him to be much more aggressive. At the moment, happy siguro yung T1 sa nakukuha nilang trade-off sa mapa pagdating sa farm dahil nasa kanila na yung kalamangan. And 23 Savage, medyo nakukuha niya na yung groove niya rito. Game 1, game number 2, no? Kuya D, wala nangyaring ganap dito for the side of TNC. And this is worrisome.
in somehow for TNC. Kasi Medusa pa rin 'to eh. Hey, gusto nila maging aggressive. Nakita mo naman yung mga smoke attempt nila, pero hindi lang talaga nila mahanap yung opening. Maingat din masyado itong side ng T1 dito. Hindi nila binibigay yung pagkakataon sa TNC. Though hindi nga kinukuha ng T1 yung Roshan eh. At least hindi rin na binibigay sa TNC. And alam na TNC mahirap lumaban sa pit with the Timberso and of course Medusa on the other side. May Storm Spirit na pwede mag-isolate pag nag-overextend sila rito, di ba? Pwede. Siguro ano rin, naiilang din yung TNC na kahit sila yung nagpo-force ng issue, naiilang din silang lumaban kasi feeling ko itong game na to, Kuya T. Bigla na lang ito sasabog na isang team fight. Kung sino yung unang makakuha ng team fight na yun, sila yung pinakalalabang. Ay, ito, pwede makahuli si Savage dito. Ah. Pero di, Savage will be able to back away just in time. And both teams playing dito sa outside ng pit. Ayaw lang nilang ibigay yung pagkakataon, pero kung gusto na pumasok ng Tiwa dito, here comes the Storm Spirit jumping in. Nahuli niya si Boki Rino, Masterino. Mapapatay ba nila rito? BKB as speed pop. Here comes the Rapture disengage. Delikado rito si Kuku, pero pwede siyang bumaging papalayo. Bloodright won't connect, and TNC T1, both teams disengaging, both teams not willing to engage dun sa terms ng kalaban. Ang gusto lang nila rito, sila yung mauna sa initiation. Yeah, and ganun na naman for Boki. Ilang beses niyang nirapture si Kuku, pero kasi nasusustain lang ni Kuku eh. Diba? Nakaalalay din talaga yung mga heroes ng T1 dito if ever na they want to kill the Timberso. Ano kayo next item dito ni OD? Actually, I am intrigued. Dagger and then Hex. Siguro yun yung dapat nilang Pero dapat eto guys, BKB completed na KC, BKB completed, travel next item dito ng BM. Tingin ko kailangan niya ng Blink Dagger dito eh. Para unahan nila si Storm. Makapag-initiate siya na mas maayos eh. Oo, unahan nila si Storm. Feeling ko yun din yung isa sa mga dapat gawin dito ng dapat gawin dito ng TNC. Narating na ako, Casey. Kanino ka pumapabor pag ganito yung pacing ng... Naku, Casey, ang ganda nun. Titan Sliver. Para sa... May napulot na Titan Sliver dito. Kung maganda yung pacing, wala. Hindi mo na dapat itanong. Sa team 1 ako dito, syempre. Yung pacing na ganito, ha? Medusa Storm. Timberso. Iniisip ko nga yung winning condition nitong TNC sa teamfight sa late game. Kung meron ba talagang pwede silang manalo stat. Siguro pag naunahan nila yung Storm Spirit, kasi Dagger Hex naman yung bubuin dito ng Storm Spirit eh. Mm-hmm. And 28 minutes in tayo dito. Okay. Casey, ano yung mga game-changing item na pwede makuha ng magkabilang team, tingin mo? For TNC, siguro Hex. For T1 naman, eto na yun, as is, levels lang yung kailangan nila. Ay, dito Savage. Kaso, yun lang. Naku, lumaban aray ko dito. Tignan natin. Yung Scepter, tignan natin. Setup dito, tamang disengage. Pero gusto ng mabol. Storm Spirit, jumping in. May hinatak siya papalapit dito. BKB has been pop. Pero mamamatay si Boki Rino, Masterino. 2K gold, they going in favor of T1. They will try to go for the chase. Here comes the Mystic Snake. Pero BKB has been pop. Pwede patay si Kuku rito. Our arrow will fly in. Pero not enough damage to take down etong Timberso. 2K gold lead going in favor of T1. This will allow them towards the pit. And yan yung magiging play for T1 dito. TNC, they can contest. Meron silang wild access to for this. Meron silang OD. They do have the Mirana arrow as well. So pwede lang pwersa inyong issue. Tingnan natin kung ano mangyayari. May nakita na huli. This is the OD. Chase down dito. Kaya ba nilang rakin to? Swanity Eclipse gagamitin. Dalaway tinamahan. OD Delegado. OD will fall. 23 Savage. Medyo makunat. Matatag at malakas ang kanyang Medusa. That's Gabi going down. 3K Goldie. May Beastmaster na tumalong. Hinabon si Chip Armel. Pinakain ng cookie. Pero here comes the chase. Nasa na Storm Spirit. Walang mana. Pauwi. Magre-regen mo. Again, daya ng Uggs niya, no? Daya ng Uggs ni Medusa. Medu, talagang patakbo ka talaga. Kahit tumakbo ka, maninigas ka. Mapaforce ka talaga mag-BKB. Mag-BKB na lang. Pero kita mo dito yung nangyayari na huli si Gabi. Do, pininger ba? Pininger naman. Meron pininger, pero na-depensahan. Hindi ko alam kung meron silang pipe or something. Pero, na-mitigate yung damage. Hindi ko alam kung ano yung nagpa-dodge dun sa finger na. Na-dodge ata ng cookie kasi nag-cookie eh. Na-dodge pala eh.
But still, Carl, Sanjan, Hindi ko talaga gusto yung ganitong drop eh, no? Yung sobrang, pwede ka maging sobrang aggressive, yes, snowball yung lineup po, pero pag kunyari, di nyo mo nakuha yung kill, di mo nakuha yung ano. Get some heroes sa kaya. Wala kasi, eh. Alam mo yun, Kuya D, alam naman ng ano, alam naman ng TNC na ganito yung playstyle ng T1, pero hindi talaga nila sinasabay yan sa ano, sa late game, man. Eh, si Gabi, halos pang-esong din naman sila ng laro ni 23 Savage, ang hero pool ni 23 Savage, di ba? Ah, nag-gamer. Yun nga lang, napo-force kasi si Gabi na maging aggressive, mag-setup. Hindi yung OD niya, okay, mayaman OD niya, pero hindi pang-carry yung OD, eh, di ba? Hindi siya yung carry na usual carry ni Gabi. Eh. Pero ito ni Rapture, pero tignan natin dito, Lotus Orb, kita mo naman ang nangyari, ang ganda na tuman ni Pain. Here comes the Vortex, ginamit na nila mga kaibigan dito. Nanigas pero lahat. May mahuhuli pa sila, nanigas dito si Boomy, boom na boom. Mortimer's Kisses gagamitin, Carl pwede pang tumalon, pwede pang mag-re-engage dito. And here comes the Timbers, so walang tatamaan. At nailagan ng Lion lahat ng binato sa kanya rito. Moonlight Shadow disengage, Mirana lang ang magiging casualty ng laban na yun. Pero here comes the Beastmaster, jumping in. Oh no! Oh, tapos ang BKB, ayaw niya magkumamigitin yung roar. Tignan natin, nakakamay crewan dito, pero Medusa, wala naman ako pakialam sa silence, sino-normal lang ako, yun ang nagawa niya rito, yung super setup. Eto na, the chase, the impale, nahuli na si Chip! Chip Parmel, mapapalubog pa si Chip, hindi, pero Swanity Eclipse gagamitin, mapapatay dito, Medusa nakikipaglabad, BKB has been popped by Gabi, pero anong gagawin mo? Medusa yan, uti ka lang, anyari Seb? 8-8 tayo dito. 31 minutes. Mga sir, and si Medusa tumatayo na lang sa teamfight, mga sir. Pero konti lang naman yung agwat din. Dahil, Kuya, di ngayon lang ako nakakita ulit sa sino ganitong klaseng ano, pacing ng laro. Yung 32 minutes na sobrang wala talaga aggression. Kasi last na meta natin, bakbakan talaga yung nangyayari sa C. Siguro talagang nagmamatter din yung Medusa kasi ito eh. Tsaka nahihirap pa itong laro, ha. Walang, sipin mo, walang MKB builder sa side ng TNC. Walang mag-MKB for the Medusa. Hirap na silang patayin siya. At the same time, yung next item niya will be Skadi. Par, may pang slow na, di ba? And syempre, Rostat, pabor sa Medusa, HP and mana para sa kanya dito. Mm-hmm. Ang tanong na lang talaga dito, Kuya, di paano nila pipigilan yung Medusa sa late game, eh? Paano nila pipigilan yung Medusa sa late game? Parang hindi mapipigilan ata, girl. Wala makakapigil sa pabebeng to. Mala, oo, pabebe girl yan si Medusa. 5k na yung kalamangan niya over Gabi, oh. Mahirapan sila rito. Wala, ganito lang to. Parang, no. We don't need to rush things para sa side ng T1, diba? As long as nakakapag-farm si Medusa, as long as nakakapag-farm at nakakapag-farm ng levels ito si Storm Spirit, it's fine. True. Ang next na, pero ano, ang next natin. Sa timing, ang next sa timing siguro dito ng T1, ay, nalubog din yung mode. Araw ko kunekta, nilubog yung Medusa rito. Oh, kaso kita mo naman, Rapture ginamit. Pero wapakil si Medusa. And si Timberso dito, tamang lubog lang din. Mortimer Cases ginamit. Wala silang synergy dyan. Di ko alam sino papatay nila. Pero delikado rito. Mabubuhay pa ba? Etong si Kuko, hindi na mabubuhay si Kuko. Pero delikado rin si OD rito. Pero mapatay dito sa side ng T1. At maganda ginagawa ng TNC rito. They are spreading in. Pero eto na, Storm Spirit jumping in. Walang BKB. Roar connecting dito kay Beastmaster. Tignan natin. Sabi ni Medusa, mamaya kapagising ko. Up Mystica, tinamaan ng Mystica, the Mystic Snake, the Slow, the Impepepetus, pero the no damage mga kaibigan, aside from the Medus, Vanity Eclipse gagamitin, makakapitas, Storm Spirit, jumping in, oh no, delikado, no detection ba, delikado si Gabi, there's that Petra Bite, isa lang ang patay, this is 4v2, pero Storm and Medusa to, gusto ba nila rakit to, etong Medusa, mapapatay ba nila, low HP Medusa, pero marami siya mana rito, going for the chase, Mystic Snake papakawalan, tignan natin, double Mystic Snake nga yun, ano yung shard niya? Yung shard niya, parang may pag may damage na parang bumabalik pag may damage na nag-give sa kanya, nagiging Mystic Snake din. Medusa shard, teka check ko. Basta yun yung alam ko.
Ayun, no, double mystic, oh. Paano siya mawawala ng mana pag may double mystic snake? Ganda, ganda nung ginawa ng TNC doon. Pero feeling ko, dapat pinakawalan na nila yung enchantress skill pa. Ginawa na TNC Predator, patay na silang tatlo doon eh. Diba? I mean, dalawa. Pero Medusa kumukuha ng Aegis of the Immortality dito, TNC. They need to contest. Arrow to scout, here comes the storm jumping in. Amang targeted skills. Targeted skills yan. Any targeted maglalabas spell ng magic. Ahas. Any targeted spell may Mystic Snake na bibitaw. May Aghanim Scepter pa siya, di ba? Oo nga. So, kakawala yung pangalawang Mystic ha. And just like that, T1 will secure the first Aegis of the game. 11-9. Lamang TNC dito ng dalawang kills. Pero ang T1 is having a 5k gold lead in terms of the overall network ng laro natin dito. Yeah. Oh, yung ano ngayon ka lang napansin. Mag-compliment pala yung ano, compliment pala yung Uggs niya dun sa shirt niya din. Ah, di maganda nga. Yeah. But still, 36 minutes into the game, 11-9 yung score natin, 5k gold dito sa side ng T1. Hindi pala Medusa daw to, sabi nila, Casey. Meduga daw pala to. Hindi daw Medusa, Meduga. Oh, Meduga yung item. Pero wala, ang hirap na hirapan. Nakikita mo ba na kayang i-outscale ng OD ang Medusa pagdating sa late game? No. Tatayuan lang siya dyan. Di naman ayun pwede na nga, pumasok ka basta din si Gabi sa ano sa team fight. Kung na-axe nga ito mag, si Benedict. Mag-ano, mag-sweep blink yung Medu. Pwede siya mag-blink and blink lang dito. Tatanggalin niya na yung boots niya mamaya. Si Carl doon, tamang harot lang din si Carl dito. Hindi niya, hindi naman nag-overcommit si Carl, pero kinikip-check niya yung mga buhay ng kalaban. Yeah. Odi? Papasok ba sila rito? Forcing itong TNC back sa kanilang base, itong Medusa ni 23 Savage. Radiant's middle tower is under attack. Multiple hex TNC daw kaya. Yan na yung todo ng TNC. And for T1, may ibibigay pa sila eh, di ba? Tumaas. Ano bang may lalakas pa yung Medu, yung Storm Spirit, unlimited scaling din. They do have, okay lang, yung dalawa lang naman na yun yung problema nila. Of course, Timber, so alam natin may ceiling din yan. Yung Timber, so pero pesky kasi siya pagdating sa team fight. Yung TNC, ang pwedeng mag-scale up dito is etong Bloodseeker ni Bokerino Masterino. Yan yung parang pwede nilang i-transition sa Agi Carry kung gusto nilang makipagsabayan sa late game, di ba? Oh, actually nakikita ko naman yung intention ng TNC dito. Why they picked the OD, 'di ba? It's just that for TNC, kasi sobrang iwas ng T1, naging passive yung laro nila kasi sinabayan na lang din nila sa farm si itong T1, 'di ba? So that's why di gumagana yung lineup nila sa ngayon. Pero in terms of draft, I cannot say na talagang mali yung pick na OD dito eh kasi kaya naman niyang kunin yung Timber. Kaya naman niyang kunin yung Medusa. It's just so happy na wala kasing nag-address sa Medusa eh. Hindi nila pinupuntahan yung Medusa lagi. Nakakapag-farm, nakakuha ng stacks. Sa tanik na to, kay Celine Alinea. Going for leveler para mabilis siya bumasag. Pero nagsuswitch siya ng leveler papunta doon sa kanyang Titan's Lever. For of course, doon sa status resistance dito. And syempre, yung bonus damage na binibigay ng Titan's Lever dito. And tignan natin dito. Satanic completed. Tinabi niya na yung boots niya. Bawal na mag-boots. Ang ahas dito. Gumagapang na si Medusa. Ryuko Seb. Oh, kailangan yung dumipensa rito. TNC Predator. Ruy. Ano mo nga naman papatayin to? Tatayin wala siya baki sa feelings nila. Nilubog na naman. Papatagalin lang. Ayun, basag ang tier 3. Hindi pa sumisilip. Pero pwede nilang combo eh. Tinalubog na naman dito. Tinamaan. Jumping in. Pero BKB trying to force lang. Finger connecting. And that's Gabi. Going down. Without T5 back. And just like that, T1 mukhang on the verge of taking down TNC.
Predator dito. Nahuli ang Kuya Gabi mo. Parang, oh my god, napitas na parang prutas. Si Kuya Gabi doon, hindi niya na-expect yung follow-up. Hindi, ang ganda ng follow-up ng Lion. Oh, prutas, Lods! Bakit? Napitas lang. Napitas na parang prutas. Bakit? Ano man sama doon? Patay? O, okay, pwede naman ang araw. Mapapatay kaya nila to? Wala, yan ang gagawin ni Gaan yan. Si Aegis Advantage pa meron sa kanila. No. Faker meron din. Pero bakit nagbabak pa sila? Kung ako dito, push na ako. Wala. Walang OD. Ano mong ginagawa nyo dyan, T1? Pwede nang manalo, T1. T1 na ba ang magbibigay sa TNC ng unang talo nila dito sa DPC? At T1 pa Arrow nga, flying in? Oo, T1 pa nga. Next na kalaban ng TNC, guys. Boom. Next na kalaban ng T1, Execration. Uy, pagka natalo na Execration ng T1, malaking ano yun, ha? Malaking setback yun sa lahat. Na pwede pa talaga rin makapasok. Malaki yung chance na makapasok yung Exe sa ano? Sa Major. Pero two sets of racks advantage para dito sa side ng T1, and magbaback off sila rito. Desperate time calls for desperate measure. Lalabas na rito ang TNC Predator. Tignan natin, Gabilicious Papa Ball, gusto niya pumasok, pero yung Medusa makunat, matatag kompleto regardless ang item dito. Protektado ng Lotus Orb, may Satanic, may Butterfly, wala kayong MKB, may Titan Sliver pa rito. Ganyan na gagawin ni 23 Savage. Yay! Sabi ni 23 Savage. Hey! Flicker A! Flicker A! Hey! Flicker A! Hey! Ano siya doon? Nagiging Dragon Ball si yung Medusa eh. Ang kulit. Grabe no, T1 pa yung nakapagbigay ng ata, or pwede pang magbigay ng unang talo for TNC ever. Dito sa series natin. Marami na namang nasirang parlay, mga kaibigan. Ayan, tamang silence, pero tamang dispel gamit Sticker. Ang kanyang Sticker A! Flicker A. Ganda nga ng flicker niya dyan. Oh, flicker. Oh, ganda. Wala pa. Flicker. Oh! Andaya nung medyo. Imimega ng walang kalaban-laban, guys. Sabi ng T1, andali pala ng buhay pag nakuha ni Savage yung hero niya. Isipin mo, imimega ng walang kalaban-laban. Tinalo na dito si Gabi. Nahuli si Gabi. Licious Papapol. Hiccup si Impale. Pupuhayin pa si Gabi rito. Gabi pwede pa siya mag-pop ng BKB niya rito. Pero Stone Gaze tumingin. Tumigas! Tumigas ang Manggais! Tumigas si Gabi rito! Nagkamali ng harap! Nasungkit si Gabi ng T1! Oh my God! And Gabi will be forced to use the buyback! Delikado si Chimparmel! Pero may buyback mo si Chimparmel! TNC Predator! Delikado rito! And double buyback gagamitin! Pero Bokirino, Masterino, and Bumi already going down! 43 minutes in, mukhang nangangamoy. Reverse sweep. Sabi ko sa'yo, Casey, pag nanalo ka game 1, natalo ka game 2, talo ka game 3. Ganun talaga. Totoo. So, much better kung di na nanalo na game 1. Oo. Oh, the new meta. Oh! Eh na naman, naku, nakahuli na naman si Gabi. Naku, pinapatakas dito. Ang grabe naman. Season ni Gabi ngayon. Pitas na naman ang prutas, mga kaibigan. And Gabi, mapapatawag ng GG! Wala, sabi ko sa'yo, walang gagawin yung Outworld ni Borir eh. Reverse sweep! Oh my God! Gusto nilang gawin eh. May plano dito yung TNC, pero hindi nila nagawa yung plano nila. It's because the way T1 played the game, okay, alam natin, yung lakas natin is nasa late game. So, ang ginagawa dito ng T1, every time nag-i-smoke yung TNC, iwasan lang nila, maybe support lang yung makukuha dito ng TNC. So, well played for T1. At last, they got a series after losing two consecutive series dito sa ating TNC. Malay mo, diba? Yan na yung trigger. Malay mo yan yung trigger na hinihintay ng T1 para mag-setup yung momentum nila. Nakita natin game number 1, shaky start para kay Savage. Pero game number 2, winning with that game PL. Game number 3, winning with that PL. Sa series MVP ko, walang iba kung hindi si 23 Savage.
Tawagin mo na ulit akong Savage. Call me 23 Savage. Ganon. Yeah, para antayin na lang natin yung interview. Antayin ba natin yung interview? Sabi ni Amod. Sabi ni Amod. Okay, sige guys. Wait natin ang interview guys. And anong masasabi mo dyan? Ano magiging shape up sa standing natin dyan? Kung nanalo yung TNC dito, ang laking bagay sa kanila nun. Kasi feeling ko, mga 50% sure na sila yung magna-number one if ever. Eh. Diba? Kasi magiging 4-0 na sila. Pero instead, isang setback ang nakilang natamo sa kamay ng T1. Magiging 3-1 sila rito. Ang second and third, 3-2-3-2. Ang T1, 2-2 at the moment, diba? Lako kuya, di pagka natalo pa ang TNC sa boom, may kalalagyan pa yung TNC dito. Kasi, last, parehas na lang, ano na to. Last series ba nila to?